kawain po. Yung sinasabi po ni Papa, totoo po yun. Simula po po talaga ako, bata pa ako. Ganun na po yung nangyayari sa kanya namin. Yan po talaga, ganyan niya. Nung bata pa po ako, lagi binabantaan kami. Ganito, lulusubin kami. Hanggang may mga tanim pa po kami dito, nilulusob po talaga kami nito. Bata pa po ako niya, nakaranas na ako dyan. Pasok po tayo sa gubat. Ayan, ano pala rito. Nababa pala rito sa gubat. Ah, madulas. Ayaw nga, madulas. Sanay tayo dyan. Sanay tayo madulas. Ito na po yung lugar nila, Tatay Roel. Nagbablad daw yan. Pigkuha nung may-ari yung alaga namin, nung inahin, babalikan raw nila. Kaya nung magdating po yung Tagalago na isang ngayon, wala man sa akin nagpupunta yung pulis na anak. Hinihintay ko naman at hindi naman ako naman labas-labas. Bawal po baga magparalabas-labas na ano, at ayaw ko naman may ano sa bibig. At lalong higit kung naglalakad ako. Hinihintay ko, wala man. Sila po tatlo yan napapalis sa amin. Yung nandiyan sa unahan. Yan, naging ano po yan, sir ni... Hey! Ano, ano, punta ano. Kami sa barangay, ha? Po. Barangay, mapunta kami doon. Tapos, kung ano yung schedule, harap ka sa kanila. Eh po, nagkamakain lang, nagtimplang sa ako. Hindi pa po siya na-almusal. Tingnan mo naman po ang sasi ko. Hindi na po nakain minsan. Ito po yung mga na. Neng! Neng, may tatanong ako. Kayo ang anak ni Tatay Ruel? Anong pangalan? Anong pangalan mo? Jan po. Ha? Jan. Jan, ikaw? Arlene po. Arlene. Ako po, Jerry. Ha? Jerry. Jerry? Jerry po. Ah, Jelly. Ilan kayo magkapatid? 8 po. Ito ang kamukha ni Papa mo, ano? Ikaw, kamukha ka naman ni mama mo. Nasa iba mo kapatid? Isa po, nasa Bagyo. Hindi kayo nag-aaral? 8. Anong natulong kayo rito pag ano, pag pagtatanim ni Papa mo? Hindi. Anong ginagawa ninyo rito? Marami pala kayo, ano? 8. 8 kayo. Ito si ate, oh, yung panganay. Panganay ka, ate? Panganay. Mas panganay ka pa. Ikaw, Ning. Ate! Halik, ate. Ikaw ang, ay. Ayun, may dalaga na pala. Ito, ano pangalan mo? Pearly po. Pearly. Puro babae pala kayo? Nakarating na kayo? Nakarating na kayo dun sa ano? Ako hindi pa. Ano yan yung si Papa mo? Ano? May sakit? Wala. Ganyan na talaga siya. Ang alin po? Ganyan na talaga siya si Papa mo. Ito po yung isa pang kapatid. Puro babae pala kayo. Hello, ate. Ano pangalan mo, ate? Lisel, ikaw yung panganay. Ikaw yung ikinikwento ni ano na nasa Legazpi. Kailan ka pa dumating? January 6. Ang ganda ni Lisel, oh. May asawa na, wala pa. Joke lang. Hindi, sabi kasi ni Papa mo, nag-boyfriend ka na daw agad, ay. Anong ginagawa mo ngayon? Wala po. Nag-extra lang po tagluluto sa mga dati kong amo po. Saan ang amo mo? Sa Magalian sa. Nakagraduate ka na? Hindi, paano year mo na ngayon? Third year college.
third year college. Graduate na po sana, OJ na lang po sana kasi ng tingin ko. Oo, dapat ano, dapat makatapos ka. Sayang ang panahon. Para natulungan mo sila. Yay! Mama mo. Puro babae pala kayo. Puro babae po. Yung sinasabi po ni Papa, totoo po po. Yung simula po po pa talaga ako, bata pa ako. Ganun na po yung nangyayari sa buhay namin. Yan po talaga, ganyan niya. Nung bata pa po ako, lagi yung binabantaan kami. Ganito, lulusubin kami. Hanggang may mga tanim pa po kami dito. Nilulusub po talaga kami ito. Bata pa po ako niya, nakaranas na ako dyan. Nagtitinda kami ni Papa. Tapos, inaabangan kami dyan. Naka-howler lang po. Yung taong ano yun. Ang... Lalagi po yung galit na galit sa amin. Tapos yung nag-iigip pa po kami doon sa may buro-buro doon. Yung galon po ng kapatid ko, tinatapon sa ilo. Bakit ano ang, sa palagay mo, ano ang dahilan? Ang reason po dyan. Bakit parang hinaharas kayo? Ang reason po dyan, ang alam po malaking reason nila, is yung pagbabawal namin mga pagkating ng mga puno, pag-quarry. Yung po kasi ang sabi sa amin, it is... na yun ang gagawin namin. Magtanim kami ng mga mambugyaan. So yun, pinatanim kay Papa, tinanim ni Papa. Maya-maya, yun ano, nang ano, sila po nagpuputol. Pag sinasabihan namin, sila yung galit. Pag nasabi kami ng ano, sabi kami ng totoo, binabalikod nila po yung sitwasyon, sasabihin nila, kami yung may kasalanan. Nasa na ngayon yung may-ari nito? Cool. Nasa ano po yun? Ibang bansa? Hindi po. Nandiyan lang sa Labo? Hindi dito po sa... May Abanyo campus po siya. Doon siya nakatira. Paano kung umalis na kayo rito? Halimbawa, lumipat na kayo doon sa kabila. So, wish ko po na pag nakalipat na kabila, so, dapat wala nang gulo. Kaya nga. Kasi gusto ko iwan na dahil lahat ng masasalimutan na nangyari sa ano namin. Gusto ko doon panibagong bukas na namin. Mm-hmm. Sabi ko nga ako kay mama, pag nandun na, titingnan ko yung location, kung anong pwede kong gawin doon. Sabi ko kay mama, magbi-business na lang ako doon kasi yun po ang kinalakihan ko. Anong business? Oh, kahit po mga tinda. Tinda-tinda. Ganyan po. Pagluto-luto. Yun po kasi yun po kinasanayan ko. Wala pang gano'n. Saka pumapasok ngayon ng trabaho? Ganyan po, nagluto lang po sa trabaho. Sa State College ka ngayon? Hindi po. Hindi naman. Kailan ka pa dumating? Akala ko kasi nasa Legazpi ka pa. January 6 po. 3 years po. Ah, noong January. Biyara lang po ka kasi na. Ako dito. Tapos pag tinatawagan po ako ng dati kong amo, minsan andun ako sa dati kong sa boarding. Si Papa mo talaga masipag na siyang maghalaman, magtanim. Yan po ang kinabuhay sa amin na marangal ni Papa. Yun nga na. Yung sentimento niya. Proud nga po kay mga Papa kasi napalaki niya kaming maayos yun, sa dahil sa marangal na trabaho. Sa palagay mo, bakit si Papa mo ay ano, yung nagkakaganyan? Dahil po sa mga taong naninira na wala naman po katotohanan. So, si Mama nga po, naririnig niya sa kabila na ano, sabi... Yung kilos ni Papa mo, ano ba yun? Yung parang kakaiba ba yun? O normal sa kanya yun? Ganyan na po talaga si Papa. Ah, ganyan na siya. Wala man siyang ano sa isip, yung parang... Nawala po. Dito, kinakausap ako ni ate. Dito po. O, sige, natawag kaya ito doon. Ito po ang bahay ni Tatay Rogel. Ay, sabi may sakit ka daw, ano sakit mo? Hindi po ako, may talagang nakakasakit ako. Ilang beses na ako tinitaas ko lang, hindi ako nag-inom ng gamot. Ano sakit niyo po? Simula nang mag-agawa ko ng kulungan ng iti, sumabog tayong ako, wala akong gamot kahit konti na nilapat. Sumabog yan tayong ako, nagkalagnat ako ng ilang araw. Hanggang tatalawang magdalawang buwan ako mahigit, nagbubuklong dito, nakikita nila ang kalagayan ko. May sakit ako, pero hindi ako nagiinom ng gamot. Hindi lang ako, dito lang ako lagi. Ito po ang bahay nila. Kulay na malamay. Tayo Rowell, oh. Kuhawa nga. Kuhawa naman. Ito si, ano, si... Ano yung papel na ipinakita mo? Parang, ano po, parang... Yung papeles po yun na binigay ni Pisca. Dati po siyang judge dito sa may, ano, Uluwagan ng Katarungan po. Bata pa po ako nung binigay na yun kay Papa. Year 2008 po kami, or grade 2 ako dito, lumipat kasing, po kami. Ito kasing, kami binigyan ng karapatan dito sa ano, subdivision na to. So kami yung katiwala. Parang katiwala. Halimbawa, alam na niya na ano na alam na niya na
nalilipat kayo? Hindi pa. Dapat pero magpaalam. Siguro nakanunood naman siguro niya yung mga vlogger po na ano, nalipat na kami. Kasi si Papa po is naging caretaker po ng mga baka dito. So dito po yan. Halos natulong pa nga po kay Papa mag-ano ng mga baka. Naging caretaker po siya dito ng mga baka. So itong bahay na po ito, Baya. Ano po to, na pinago ako pa yan, bubong na yan. Ba, ano pa ako, year 2000. Ikaw ang nagpagawa? Ang bubong po. Ang nagtatrabaho? Ako nagpakabit niyan. Nagkatrabaho. Sabi ko pa, ito pa po yung pinakabit ko nung nakaraan. Nagkatrabaho pa ako. Sabi ni Papa, opo daw po. Kasi hindi pa daw po nila papalitan. Tapos, hanggang di ako dumadating. Nagkameron po siya ng anxiety depression ng dahil na po sa ang dami na umaan sa kanya. Kaya maganda pag doon, mag-meet at least ano ang isip niya sa riwa. Ngayon, meron doon mga tanim, may nyug doon, may mga saging. Parang ang gusto ni Kalinga Prab na gawain, parang bibigyan siya ng support weekly. Parang, hindi naman siya tao, hindi naman siya empleyado. Pero parang, ganun lang. So parang tenant, parang caretaker dun sa farm. Parang caretaker, tapos may dati naman na doon, mga tanim na saging. Yung mga produkto na doon, yun ang gagawin niya. Linisan niya yun. Tapos may fish pond. Tapos... Kung sa tanim, pagtatanim naman po, walang problema kayo. Si Papo, ano? Yun nga. Babantayan. Ano siya? Babantayan lang niya yun. Tapos kung gusto naman nilang magtanim ni mama mo, ninyo, alam mo, nagtanim siya ng mga gulay. Ayun, sa inyo yun. Tanim kayo ng gulay para meron kayong kain. Ibigyan ng ano weekly para hindi na siya mamroblema ng ano ng pagkain ninyo. Ng support kahit paano di siya mawala ng ano ng pera. Ibig sabihin maliit pa kayo nandito na. Ilang taon ka na ba, Galisel? 22 po. Nagpunta po ka dito. Ang tanda ko lang po is grade 2 po ako. Ah, grade 2. Edi mga 6-7 years old ka. Mga 8 years old. Pumunta po ako kami dito. Yun po ang tanda ko na naglipat kami dito. Kasi po, yung lote po na... Saan kayo galing nun? May sarili po kaming lote. Saan? Yung sariling lote po namin is pinabili namin ng mababang halaga nang dahil sa naloko po kami sa titulo. Wala naman pong maayos na papeles. Mag-aalam kami yung bahay namin is papasarahan na lang po. Tapos yung si mama mo, di ba, taga, ano yan? Surigao po. Taga Surigao. Si papa mo talaga ang taga rito sa, ano, sa Daet. Mabuti at, di ka pa naasawa. Hindi pa naman, wala ko pa sa plano ko. Para si mama mo ay, ano. Gusto ko pa, nakatapos ako ng pag-aaral, tapos matulungan ko muna sila mama bago. Mas gusto ko mas may marating muna pa ako bago ko mag-ano. May mga ano, okay naman siyo. Tanim na ni papa mo? Opo. Ito po si nanay, oh. Gago ko, ma. Papadikit. Si ate, oh. Nakita ko yung video ninyo dun sa, ano, bundok. Kasi ang problema po kung lagi mo pong isipon, mamamatay ka na lang po. Mm-mm. Kaya isip. Mm-mm. Tulad po nung pagtinda ko, lagi akong inaharangan. Po, gusto niya akong patayin. Nananalangin na lang po ako sa Panginoon na sana po lahat ng pagsubok sana malampas namin. Hindi man po lagi na... Bawat po labas ko po dyan, tas totoo lang po. Dinudulog ko po sa barangay, hindi po siya naghaharap. Kahit daw pa ibang yung baon niya, kung buhay, wala na po sa akin, maanong hahabla. Ay, nag-ano yung mga kapamilyahan ko. Nagsusuro lang po dito sa Daet. Sa Surigao pala kayo? Sa Surigao pala? Opo, Surigao po kami. Tanghali, nanay, hindi pa kayo nakain? Yung po yung asawa ko, hindi pa kayo nagkakain. Okay. Kasi naawa nga po sa kanya dahil yung mga problema namin na binibintang na hindi naman totoo. Ay, lagi niyang dinidibdib. Lagi niyang sinasabi na... Ano, magpakamatay na lang daw ay, siya para magpakamatay. Pagkinita ng tao. Ibig sabihin si tatay pala na depressed. Ano? Okay. Na depressed na siya. Ano yan eh. Ito lang yun lang sabi ko, mag-aral kang mabuti nga, para maka... Magsili si Lucia ang pag-asa. Okay. Ako ang nanay ni Kalinga Prab. Sa kasi yan. Sa kasi ano, papa niya. Kaya pumunta kami rito para tingnan yung sitwasyon ninyo. Hindi po, totoo po yan ma'am, yung 23 po, nagdaan po ako doon sa... Grabe po ma'am, mga tao dito. Ano, biro mo ma'am, ngayon, baba... kami meron po ako ng 4 piece. Pinagtulong-tulungan po ako digi sa uno ng kamambugan.
marunong daw ako magsugal. Sabi ko, mapagkamalay ko man yan. Ah, baka ate mga ano, mga sabi-sabi na lang. Naniniwala agad kayo sa mga paninira. Ang purpose naman, di naman yun basta-basta ano, pag walang pruweba. Maliban na lang kung napicturan kayo, na ikaw ay nakaupo dun sa ano, tungitan, sugalan. Ay, hindi po marunong. Pero pag mga sabi-sabi lang, di naman yun. Hindi ko pinangarap na... ang gusto kong ko pa, mag-abi ako dyan sa labo para magkakainin yung mga anak ko. Ngayon ate, may lupa kami doon, bagong, ano pa lang naman yun namin nga, bagong bili. Ay walang bantay. Kaya nakita namin kayo, mahilig kayo magtanim. Sabi ko, edi. Mahurup ako magtanim. Edi ganun, may lupa naman kami doon, wala namang nagtatanim. Edi kayo ang magtanim. Di po baga. Opo. Tapos, si kuya, bibigyan ni Kalinga Prab ng ano, ng... suporta parang para din na siya mag problema ng ano ng pang-araw-araw ninyo. Tapos maliban pa doon pag may mga groceries. Wala pa mo bibigyan mga, siya. Pag nagpunta tapos, kami doon ganito. Pagkapagkitaan tulos. Oo, wala. Ganito iba-vlog kayo para may mga manood tapos pag may mga ano may mga gustong tumulong sa inyo, ipapadala sa inyo. Ganun lang 'yun. Basta pray lang kay Lord. Sabi ka nga ba yung tapos, mga anak ko, nakatago na doon ako sa ano, sa Pilipin. Dito po, uras-uras po, dito po, kanya nagpapahilot po sa akin. Ah, may kapatid ka dito? Eh, hindi po, nagpapaterapy. Ah. Parang nung ako magterapy. Eh, pwede mo naman puntahan. Puntahan nga. Ganun yung ano doon. Tapos yung mga produkto doon, yun ang kung kayo ng kapalit naman, babantayin ninyo yung mga saging doon, yung mga bagong tanim pala mga saging doon, mga ganun. May mga saging may papaya, mga bago pa lang po, mga nakisimula pa nga kami. Tapos fish pond, meron din gagawin fish pond. Yun ang babarabantayin ni tatay. Pwede magtanim saging. Tapos, kasi marami ko kung saging. Oo, pwede man yan. Saging, pwede ka magtanim lang sa sarili mo. Para meron kang sa sarili mo. Tapos gulay, magtanim ka para may gulay ka. Ibenta mo. Para meron kayong pagka, abantayan, pilinisan. Tapos, every 45 days may nakawit naman doon. Pero kung marunong si Tatay Ruel magkawit, marunong yung magkawit. Kasi ano yun ay, kasi hatian din yun ay. Hatian, baga pagpapalibang mapakaawit ka. Kung naka, kunyari, naka 20 mil, edi tigis mil. Ganun ang usapan ngayon sa mga ganyan. Anak namin, yung kapatid. Tapos pwede ka nung ano, dalaga ka ng mga katod niya, no? Manok. Arlen! Basta yung pagkain ninyo, hindi na ninyo po problemahin. Arlen, wala ba gadigding kalayo? Ako naman. Opo. Matanong po ko sa iyo, ano pong dapat gawin dun sa taong ano? Saan po? Ay, alis naman ako. Alis naman ako kayo. Eh, di tapos naman na yun. Wala na yung problema. Ay, kung halaman na itong iwan dito malulungkot, iwan na dito lahat. Mm-hmm. Ayoko na doon. Dalahin. Sana nga. Kasi pag wala ka naman yung pag wala ka naman ebidensya rin, mabibili naman yung ano. Wala kang ebidensya. Hindi rin maniniwala sa inyo. Nahalapan ka rin ang punong ebidensya. Kami, makakapagsari kayo mga anak kasi mulat bata pa kami. Ano apelyado na nga po ninyo? Ruel? Ruel po. Nung apelyado po ko nung ano pa ko sinilay. Ilang taon ka na nai? Ate, ilang taon ka na? 42 po. Oh, bata ka pa? Bata ka pa nag-asawa, ano? Paano kayo nagkatagpo ni Kuya Ruel? Ano ka? Bantay po siya kay yung tito niya, yung abogado. Ako po, para walis po dito sa doktor hospital. Dito, sa doktor hospital. Kaya dati po kay doktor. Para walis ako noon, nung mulang nakita. Nagkita niya. Kayo. Hindi na po, ma'am siya napatulog. Na-in-love na sa iyo. Na-love at first sight si Kuya. Hindi na po siya napatulog nung makita niya ako. Kasi nung makita niya ako. Nagtana na kayo? Hindi po. Nagnanligaw pa siya. Kahit Lourdes nanliligaw. Kaya sa kanta niya, Lourdes, kapatid ng Linggo.
Tapos nagpaalam na? Opo. Nag-anim na buwan pa po. Mm. Bago kami nagsama. Tapos simula noon, magsama kayo dito na kayo? Opo. Nandoon na po kami sa ano, may dulo. Hindi pa po yung dulo. Ano pa po ito, yung kahuyan, mga gubatan pa. Mm. Ibig sabihin, matagal na pala kayong tauhan nila, ano? Matagal na po. Nila. Dito na po kami na ano no, dinawang kami, binigyan kami ng kasulatan kasi sa ano, kaya ito 2011 po. Kasi po yun, dati yung ilog na yun, hindi naman malaki. Dapat magpaalam kayo doon kung kayo aalis. Hindi yan malaki ang ilog na yan, maliit pa, lang yun, yan. Nasaan yun? Ngayon si po, kinukuha niya yung baybay, yung bato. Paano di maglaki ang ilog? Yun po ang ginagagalit niya sa amin. Parang nagkakwari. Opo. Tapos yun po yung mga kahoy dyan sa pagilid ng ilog. Marami yan. Kinukuha nila yun. Pinideliver nila. Pinideliver sa, ano, sa, na nagbibili ng mga haligi. Pinilano ng bahay. Kinukuha po nila yun. Tapos po nung kahuli-huli po, may bahay doon sa may taho ng subdivision. Iniwas sa akin. Sabi niya, ate, yung pwede po yung bahay, tingnan-tingnan mo manan po. Tapos, pinasurvey ko anya yun, wala niyang bantay. Di, ang ginawa ko po, ma'am, tinignan ko yung bahay. Ang ginawa po sa akin, anong alam mo po yung maitim na lalaki, kinuha niya yung lahat, yung ngero. Kinuha niya talaga, inalis niya yun. Tapos kinuha niya sa yahan, umakyas sa bubong ang bahay. Kinuha niya talaga yun. Tapos ngayon, nagagalis sa akin. Kasalanan niya. Halimbawa, umalis kayo rito, ang tanong ko ata, umalis kayo rito, yung dating may-ari nito, yung amo mo. Si ma'am. O, dapat magpaalam ka doon, kung halimbawa nga alis. Magpaalam din po ako sa kanya. Sabi niya po, sabi niya nga. At kung ayaw naman kayong paalisin. Pag mag-alis daw ako dito, bibigyan daw niya ako kuhunan. Ibigay niya po. Kasi hindi man po ako nanihingi. Yun naman po ang may sabi niya. Kaya, ang ano hindi mo pala kayo pinapaalis. Ang tagal na po kami dito pinapaalis. Hindi po kami pinapaalis. Hindi. Mayari, oo. Hindi po. Kasi ang sabi po sa akin, sa amin, bantay nga po kami sa division ng SB. Kaya nga. Iyon naman po ang may problema ng ano itong mga naguhubong baka. Dito po mga hating gabi, oh. Runot yung mga gabi ko doon. Marunot. Kasi tinubuan yung baka. Hating gabi yan. Kasi namamahaw si yung asawa ko. Namamahaw. Kasi lagi niyang pinoproblema po yung pang-abuso sa amin dito. Dapat huwag niyang para isipin yun. Baka kung nangyari sa kanya, isip siya. Eh, gusto na po umapakamatay yun. Sa totoo lang po. Gusto niya pakamatay. Nasabihan kami na alaw daw kami, hindi daw ko naalaban sa kanya. Hindi ba sa matalaw, umiiwas lang. Sabi ko, kung ako'y lalaban, dali lang. Titergas mo lang ang mata mo. Totoo lang po. Inaadangan niya ako, inaarangan niya ako dyan. Mayroon. Ah, doon kayo nadaan baga, doon nadaan. Ay, dala-dala ko yung gulay. Inano niya yung, ano, yung howler. At binabasa sa, nagbabasa sa, ano, gusto niya kong saktan. Para daw na akong mamatay para hindi na daw siya makikita. Ay, yung mga taong pong yun, wala pong kinikilalang, ano, Diyos. Dahil kung may kinikilala siya ng Diyos, hindi niya po gagawin sa kapwa niya. Dapat papel? Ha? Dapat papel? Nandila na, no? Sinusulok ko sa tuwing Lunes. Sinusunod po ito yung Lunes. Panggagamot po ako, ma'am. Ay, may kandila po akong ganito. Gamutin mo si ano? Gamutin mo si asawa mo? Ay, naku na po yan. Yung mga kinukulap po, ginagamot ko po. Naigi naman? Naigi po. Maraming na po napagaling din. Yung pong lag-lockdown, araw-araw po dito ang tao sa akin. Mga trangkaso. Opo, trangkaso. Adi, doktora ka pala. Opo. Doktora ka. Sinisira po yan, yung ano, yan, kalimura po yan. Inaayawan na ng, ano, ng doktor. Tsaka nakatutong. Parang nagluso ba, Junior?
Saka nakatutong magano, mag gamot. Yung papa ko po ay manggagamot po. Doon sa inyo. Opo.